Naloko sa pekeng titulo, narito ang inyong Alas sa Batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Hello sir, may umutang sa akin na napakalaking pera. Umuo naman ako kasi bilang security, nagbigay sa akin ng titulo ng lupa nila. Ang tagal na, hindi sila nagbabayad. Nung chinek ko yung titulo sa Registry of Deeds, napag-alaman ko na peke pala yung binigay sa akin. Hindi talaga sila yung nakapangalan. Ano po ang pwede kong ikaso sa kanila? Salamat sa tanong. Bago natin sagutin ang inyong tanong, magpasalamat din tayo sa lahat ng mga subscribers natin. Kung hindi pa kayo nagla-like at nagsasubscribe, please do so for more legal guidance. Patungkol sa tanong, nako, napakaraming mga ganyan modus operandi at malinaw na krimen yan sa ating batas. Ang pamimeke o falsification of public or official documents, gaya dito ang titulo ng lupa, ay pinaparusahan ng Revised Penal Code. Para sa sitwasyon ninyo, applicable ang Article 172 No. 1 ng RPC, falsification of a public document by a private person. In general, nagagawa ang ganitong krimen pag may mga sumusunod. Ang may sala ay isang pribadong individual, hindi public officer or employee. Ang may sala ay nameke o nag-falsify ng dokumento. At ang dokumentong finalsify ay isang official o public document. Kasama sa itinuturing na falsification o pamimeke ng dokumento ang sumusunod na gawain. Pagkopya ng sulat o pirma ng iba, pagmumukhang may partisipasyon ng ibang tao sa dokumento. Kung wala naman, pagsabi ng kasinungalingan sa isang salaysay, pag-iiba ng tamang petsa o date, paglalagay ng anumang alteration o intercalation na ibinabago ang kahulugan ng dokumento. Sakop naman ng public o official documents ang lahat ng dokumentong notaryado ng notary public at lahat ng in-issue ng mga public officials at ahensya ng gobyerno ayon sa batas. Sa sitwasyong ito, malinaw na ipineke ang dokumento. Iniba nila ang titulo para pagmukhang sila ang tunay na nakapangalan at may-ari ng lupa. Malinaw rin na public document ito, official na dokumento mula sa gobyerno ang titulo sa lupa. Sa kaso ng falsification, may presumption o pinapalagay ng batas na ang may hawak ng pinekeng dokumento ay mismong gumawa ng pamimeke. Sa falsification of public documents, hindi kailangan patunayan na may pinsalang nadulot sa ibang tao. Ang pinaparusahan ng batas ay ang paninira sa tiwala ng publiko sa katotohanan ng mga ganitong dokumento. Ngayon, sa sitwasyon ninyo, hindi lang falsification ang krimen na gawa. Malinaw na ginamit ang peking dokumento para manlinlang at makakuha ng pera mula sa inyo. Dahil dyan, applicable rin ang krimen ng estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Ang pamimeke ng dokumento ay ginamit para maisahan kayo at ang angkop na kaso sa ganitong sitwasyon ay estafa through falsification of public document. Ang parusang ipapataw ay iyong sa mas malaking krimen. Sa estafa, umaabot ng 20 years na pagkakulong ang parusa. Depende sa halaga ng perang nakuha. Malaking problema talaga ito at kalat ang ganyang gawain. Kaya, kung may anumang transaksyon kaugnay ng titulo ng lupa, mas mainam talagang i-check muna kung tunay at genuine ang dokumento sa Registry of Deeds na nag-issue nito. Sana nakatulong ito. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, maaaring kumonsulta sa ating free legal help desk. Pumunta lamang sa www.acheldiokno.com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Itong channel na ito ay para sa inyo.